Yung tatay mo, anong ginamatay nun? Namaga ba nga po yun? Paano namaga? Buong katawan po namaga. Pero yung mama mo, sobrang sipag din naman. Yeah, nakipagpawidan po, nagkakayas, tapos nagagamas po dyan sa kalabak ha. Oo. Ilan kayong nakapag-aral, ano, Jennifer na magkakapatid? Tatlo po kami nakapag-aral. Yung isa po ay namatay, yung kapatid kong panganay. Magkasunod lang ba sila nung tatay niyong nawala? Opo, magkasunod. Ay, nauna po yung kapatid ko yata, sumunod si Papa. Nauna po yung kapatid ko. Naalala ko lang po sila, yung magulang, yung aking ama, tapos yung kapatid ko. Mahirap, ano nung wala ng magulang na lalaki? Ano? Welcome back to my YouTube channel, mga kalingap. Ngayong araw ay nandito na kami sa Bicol at magsisimula na naman po yung mission natin sa ating mga tinutulungan. At syempre, babalikan natin yung mga beneficiaries natin, kumustahin natin sila after 1 week na nasa norte po tayo. At nga, ilang araw din tayo hindi nakapag-upload. At sana supportahin nyo pa din yung ating mga vlog para may pagpatuloy po natin yung ating mission dito sa Bicol. Ayan. At ayan. Nandito nga tayo kila Jennifer ngayon. Kumusta kayo? Okay lang po. Okay lang. Sino masama mo ngayon dito? Si Totoy po. Yung anak mo. But alas 3 pa lang naka ilawan na. Madilim po ay. Madilim din sa loob niyo. Kumusta yung buhay niyo? Okay naman po. Okay naman. Oo, kontento ko naman sa buhay niyo. Kontento naman po. Kontento ka sa ganitong buhay? Pinisaw po. Okay naman po pag ganitong. Oo. Kontento ko na yung ganitong buhay niyo, Jennifer. Ulitin ko yung tanong ko. Hindi. Hindi. Eh, ba't sabi mo na kukontento ka na sa buhay nyo? Hindi. Kaya kukontento po, kasama ko yung anak ko. Kontento ka. Parang tinatanggap mo na lang na ganito lang yung buhay niya, no? Mm-hmm. Si Mr. Ma, saan siya ngayon? Kasama po, nag-iipon po ng nyug. Okay. Nakikiarawan. Opo. Oo. Uwi ba ngayon? Mamaya-maya pa po yun, alas 4. Mm-hmm. Ano naman yung gawain mo sa pang-araw-araw dito, Jennifer, na naiiwan dito sa bahay niyo? Naglilinis po, tapos nagbabantay sa 2 bata. Oo. Ano naman yung mga nakaraan na vlog namin, ng pagtulong namin, pagbigay namin ng ayuda sa iyo? Nakatulong din ba sa inyo 'yun? Opo. Yung pagbibigay namin ng ayuda sa inyo? Opo, nakatulong po. Malaking tulong po yun sa amin. Oo, ano naman yung mga sabi ng asawa mo sa pagtulong namin sa inyo? Maraming salamat daw po sa lahat ng natulong sa inyo po. Maraming salamat daw po. Ano naman yung mga plano mo sa buhay, Ate Jennifer? Pag lumaki na yung mga anak mo? Pag-aaralin po. Pag-aaralin sila? Opo. Wala kang balak man lang magnegosyo? Ay, kung mayroon po sana kung may pangkuhunan, pwede na pag negosyo po. Oo. Yung parang sinasabi ko sa iyo na pwede mong pang negosyo ng kada umaga, magluto-luto, ganun, para sa mga magdadagat, di ba? Mga pansit yun, hindi mo magagawa yun? Ay, may nagluluto po ng pansit dyan. Yung may tindahan baga po dun. Pero ni minsan, di mo pa nasubukang magnegosyo? Hindi pa po. Di ibig sabihin, sa bahay ka lang talaga, plain housewife? Opo. Naglilinis, nag-aalaga lang ng bata, hindi mo pa naranasan yung ganun yung pagninegosyo, ano? Noon po, wala akong asawa sa amin po ni Mama. Nagkatindahan po ako ng maliit. Mm-mm. Kaso nga po, inutang lang naman ng, wala na, naglutso. Oo.
Okay. Ah, maalala ko pala, ilan na naman kayo magkakapatid? 9 po. 9 kayo? Opo. Grabe, paano naitaguyod ni mama mo yung ano, siyang na magkakapatid na kayo yun? Paano niya naitaguyod yun? Si papa po dadagat po na ano rin sa nyugan. Marami naman po si papa ang trabaho, kaya po kami naitaguyod yung aming magulang. Oo. Sadyang madami kayo dito. Ano, bawat bapa may pamilya dito, maramihan yung anak. May 12, may 9, may 10. Meron po? Ganun? Hindi naman po lahat. Hindi naman lahat. Kasi dyan sa kabila, yung napuntahan ko din na pamilya dyan, ang dami din nila. Diba? Siyam yung anak, diba? Tapos kayo magkakapatid, siyam din. O di ibig sabihin, madami talaga yung nagiging anak ng mga tao dito. Oo, baga, nung araw ba dito, walang kuryente, walang ano? Opo, wala po dito ng kuryente. Ngayon lang po nagkakuryente dito. Anong taon kayo nagkakuryente dito? Hindi ko po tanda kung kailan nagkakuryente dito. May 5 taon nang may kuryente kayo dito? Wala pa. Wala pa po. Ah, bago pa lang. Pero may signal kayo dito ng cellphone? Sa tower po, meron po. Kaya po nagkakasignal dito ng cellphone. Grabe. Ano, dulo na din ito ng Kapalonga, di ba? Opo. Eh, di ibig sabihin, kung may bibilhin kayo sa bayan, magkano yung pamasahe ng tricycle? 150 po ang tricycle. Grabe, mga kalingap. O, 150 daw yung ano tricycle kasi. Papunta pa lang po yung pagbalik po, 150. 300 po lahat. Parang nagpunta kayo sa Daet. Opo. Kasi ganun ang pamasahe ng van, di ba? Pag nag-commute. Grabe, ano pala, ang mahal pala dito. Di ibig sabihin kung ano, kung di minsan-minsan lang kayo nagpapabayan, hindi kayo nagpapabayan, dito na lang kayo. Opo. Sa mahal po ng pamasahe, eh, wala pong ibabalik-balik sa bayan. Kung may bibigyan. Oo. Yun bang matanong ko, Jennifer, yung hanap boy ngayon ng asawa mo ay tuloy-tuloy? Opo. Hindi pa naman siya natatambay? Hindi naman po. Ah, okay. Ni minsan ba hindi siya nagsasabi na kapag lumaki yung anak natin, pwede mo akong tulungan para magtrabaho ka? Hindi niya natatanong yun sa'yo? Hindi naman po. Sinasabi ko naman po sa kanya, kung lumaki na yung mga anak namin, pwede naman po ako magtrabaho sa Maynila para makatulong po sa kanya. Bakit yung mga tao dito laging Maynila yung sagot ng ano nila? Karaniwan kasi dito, mga kalingap, mga nakikilala namin, kahit yung mga napupuntan namin ng mga lugar na parang ganito, tabi ng dagat, ang ano nila, yung parang makasurvive sa buhay nila ay buhay Maynila. Anong meron sa Maynila, Ate Jennifer? Naandun po ang trabaho. Naandun ang trabaho? Anong trabaho bilang? Kasambahay po, pwede po sa ano, tindahan. Oo. Magtindahan, ano? Bakit dito ba sa Camarines Norte, sa Bicol, wala kang ma-applyan na ganun na mga trabaho, yung mga kasambahay, yung sa tindahan? Ay, wala po dito. Wala. Mahirap din kasi yung ano dito. Ano at pinakadulo na ito ng Camarines Norte, parang tabi na nga ng dagat lahat. Lahat dito nakikita mo kaunting ano lang yung mga lupain, mga bundok-bundok, ano? Opo. Tapos dagat. Kaya mahirap din talaga yung ano. Kung yung ano kapanahunan ay taglakas, parang yun, ang laki ng ano. Malaki po ang tubig kahapon hanggang dito po. Hanggang saan? Hanggang dito po. Dito sa ano nyo? Opo. Kaya baga po basa. Oo. But ano daw ang dahilan bakit tumaas yung tubig? Kalakhan po. Yung malaki talaga po ang tubig. Mm-mm. Okay, di hindi nakadagat yung asawa mo. Malakas po kagabi at nag-ulan baga po, mahangin, kaya hindi po nakadagat. Nag-aano naman po, nag-aaraw naman po sa nyugan. Mm-mm. Basta yung ano mo, yung ano nyo, pamilya nyo lang ay talagang survive-survive lang, ano? Opo. Kapag may hanap buhay, may pagkain. Opo. Yun yung nakikita namin sa kalagayan nyo dito. Opo. Kung walang ano, pag walang trabaho, walang kain. Ayan, sa inyong siyam na magkakapatid, Jennifer, ikaw yung bunso, 'di ba? Opo. Ano naman yung ano nyo, yung parang naranasan nyo sa buhay nyo noon nung kayo pa, ng mga kapatid mo at magulang mo? Sa amin pong magkakapatid,
nararanasan po namin na yung minsan po si Papa wala sa amin katabi. Ang gusto baga po namin sa magulang namin, lagi namin silang katabi. Hindi naman po mawawala sa amin na ganyan at yung Papa namin na tatrabaho sa Nyugan, sa dagat. Kaya sa araw-araw namin hindi namin nakakasama yung aming Papa. Ang malaging kasama namin si Mama. Yung magulang mo ba ay sadyang mababait, masisipag mula nung maliliit pa kayo? Opo. Masipag po yun. Hindi nga po nakahuli sa bahay. Oo. Tsaka, Jennifer, yung tatay mo, anong ginamatay nun? Namaga-baga po yun. Paano namaga? Buong katawan po namaga. Ano daw yung dahilan ba? Nagkaroon ng sakit na ganun? Kasakit daw po yun ng TB, tapos nagmagaan na siya. Nakatakot. Minsan hindi nyo na po hospital? Ay, wala nga pong pira. Saka gusto nga po namin ipa-hospital, wala naman po kami makukuha ng pira. Di parang pinanood nyo na lang na naghirap yung Papa nyo, hindi nyo naranasan, pina-hospital, pina-check up? Pina-check up po yun. Yun nga daw po, kailangan daw po ngayon sa hospital. Saan naman po kami kukuha ng pira? Si Papa lang naman po ang nagtatrabaho sa amin. Oo. Bulang mga kamag-anakan, mga kapatid niya na tumulong sa kanya. Meron naman po tumutulong. Ang hirap nga lang po at ay ko nga bakit pa si Papa ay nawala? Ay di sino pa ang tutulong sa amin? Parang siya yung malakas na kumita sa inyo noon, ano? Opo. Pero yung mama mo, sobrang sipag din naman. Yeah, nakikipagpawidan po, nagkakayas, tapos nagagamas po dyan sa kalabaka. Oo. Ilan kayong nakapag-aral, Jennifer, na magkakapatid? Tatlo po kami nakapag-aral. Yung isa po ay namatay, yung kapatid kong panganay. Bakit anong kinamatay noon? Pumatos po. Bakit nakumatos siya? Anong dahilan? Nilagnat baga po yun. Nilagnat tapos yung yung namatay baga po yung kabiyak na katawan. Nakatakot naman yan. Tapos? Yun po. Tapos nung hindi na siya gumagalaw. Yun po. Hindi nyo na pa-hospital nyo na naranasan na maipagamot? Pina-albularyo po namin. Sa albularyo po kami nung dadala ay yung po, tapos pinatingnan po nila sa ospital. Ilang taon siya nung namatay siya? Hindi ko na po tanda at ilang taon pa lang po ako namatay yun ay. Oo, mga may 20 na siya, 20 plus. Nasa 20 na yata po. Nasa 23? 23, bata pa. Bata pa siya noon, Di masakit din kila mama mo na nangyari yun sa kapatid nyo, sa panganay. Babae? Lalaki po. Grabe. Di niya man lang naranasan magkapamilya, magkaroon ng anak. Masipag din po yun nung nabubuhay. Nakikipagtabuan niya sa mga kapitbahay namin. Ah, nagtatabo. Grabe. Magkasunod lang ba sila nung tatay niyong nawala? Opo, magkasunod. Ay, nauna po yung kapatid ko yata. Sumunod si Papa. Nauna po yung kapatid ko. Oo, bakit napapaiyak ka? Namimiss mo din sila? Naalala ko lang po sila, yung magulang, yung aking ama, tapos yung kapatid ko. Mahirap, wala nang magulang na lalaki, Kasi alam ko, bilang anak na babae, tayong mga anak na babae ang malapit sa tatay, Opo. Totoo yan. Grabe. Sagin mo na to. Ayan si mama mo. Tawagin mo nga. Dito ka daw. Ayan yung mama ni Jennifer. No? Ilan taon na si mama mo? 61 po. Senior na din. Dito ka, Nay. Kumusta po? Ay, ito po. Ganda. Tulad pa rin ang dati. Oo. Anong trabaho niyo po ngayon? Ay. Lakin pa ako, nakakayos pa ako ng walis. Masana ako maglalako ng pong isda. Ako,
pinabaya ko na po muna nun, mapagbigay naman. Mapagbigay naman ako. Sabi ko, sige na, ilako mo na yan. Kailangan mo na nai. Di tambay kayo ngayon, nai. Kwan ka, tapos ko lang po magabas ng kwan, ng pantaniman po ng kulayin. Kaninong taniman yun sa iyo? Hindi po. Nag-iarawan lang po kayo? Opo. Kay kwan po yun, kay... Nay, matanong ko lang po, si Ate Jennifer po ba ay mabait bilang anak? Mabait naman po yan. Kaso lang po siguro po nung makwan po yun, naglilihian. Kaya nai ganyan. Naglilihi? Oo, naglilihian nung magalit po yan sa akin. Ah, nagalit pala sa inyo noon. Nagalit po yan sa akin. Bakit, anong dahilan? Ay, maabang kwento po, ma'am. Sabi ko, baka naman ikaw anak ay nalalabuhan. Gumising ka kung natutulog ka. Para masmaran. Bakit sabi niya sa akin? Ay, balak sa buhay mo. Sabi niya? Sabi po, sabi. Baka nga lang po yan, nag-ilang yan. Ano, kailan pong nangyari yan na yung pag-aaway niyo ni Jennifer? Yung pong, ayun, yung panganay. Ah, oo, yung pinagbubuntis. Bakit, anong nangyari dito ko, Ate Jennifer? Ba't kailang ganun umabot sa punto na nasagot mo yung nanay mo ng ganun? Naglilihi yan, nung sagutin po ako niyan. Ah. Naglilihi po yan. Hindi ko alam kung bakit ako nagalit bigla dyan kay Ma'am. Hindi ko naman po alam na naglilihi ako nun. Ah, hindi mo alam. Kasi hindi mo makontrol yung emotion mo, di ba? Umiiyak siya kasi namimiss niya yung papa niya, nai. Ay, namatay po yung aking asawa, ay. 40 anyos. Bata pa? Opo, namatay po yun. 40 anyos. Ano po yan? Yung mga... ganyan kalaki, oh. Bata na yan. Okay, maliit pa po. Ano? Maliit pa po yun, maliit pa. Bakit, anong kinamatay yung asawa niyo, nanay? Ay, hindi po. Kaya mas masabihan ng... yung bawal po ba sa kanya? Pag bawal po ba sa kanya, siyempre, pag mong gagawin. Sabi ko, hagum naman, mahal ko. Hayaan mo na sila. Ako nga niya, mahal, ibinin mo ako ng kawin. Sabi ko, anin mo naman. Hindi nga pwedeng sa ikaw ay bawal yan sa iyo. Yung pangangawil mo, bawal yan sa iyo. At nagkasakit po pala ng TV si tatay. Kasakit po yun. Di, ang ginawa ko eh. Tinawagan ko yung mga kapatid niyan. Sabi ko, para tayo magkausap, usap na mag-anak. Umuwi kayo dito sa Camarines Norte. Kung anong gagawin natin kay papa mo, kung ipa-hospital. Kung bahala kahit kayo nagtatrabaho, siyempre po baga. Ay di, pagkamaga po, anong malaman po nila pagkamaga, na ito na po sila. Yun po yung... anak po sa kanila. Opo. Sabi ko eh, ay ano, anak, ang gagawin natin kay papa mo? Ay di, ipagamot po ninyo yan, mama. Mamaya niyang hapon, hatid ko kay sa sasakayan. Sumakay na po kayo ng bus papuntang dahil. At ako namang mabibigay sa inyo ng pampagamot kay papa. Kala mo po yan. Yan po namin yung tipo niya sa dagat. Yan. Paikot. Paikot kayo? Nakabangka po kayo? Nakabangka po kami. Bakit wala pong tricycle noon nung panahon na yun? Wala pa po, ma'am. Ang hirap po dito sa inyo. Dati walang kuryente po pala. Wala po dito noon. Yung nga pong aking, yung namatay kong ina. Ano po yan? Babuyan niya. Nung tirsinap ka yan. Babuyan yan. Yung doon. Nay, matanong ko si Jennifer po ba, pag may blessing, sinasharean din kayo, binibigyan din po. Putin na yung mga kalingap, kasi may mga nagpapaabot din sa akin na si Jennifer daw ay inaaway ka daw, tapos di ka binibigyan ng blessing, Nay. Mali po, ma'am, yun. Gawa ng pong, sabi ko nga, sana man niya anak yan. Ay, galing yan doon sa vlogger. May tinapay na kung ano-ano. Hindi na ko naman na sa bahay.
binigyan ka naman. Binibigyan po ako niyan. Gawa-gawa na lang nila nanay at... Ba't gano'n nanay? Ayaw. Hindi ko po alam sa kanila. Nang mabalisa ako ngayon, nag-iyak yan. Sabi kayo, bakit? Anong nag-iyak ka naman? Nababalitaan ko po ni mama. Kahit hindi to... Sabi kayo, makinig ka na lang at may tahinga ka. Tingnan mo kung at may mata ka. Tingnan mo sila, makinig ka. May tahinga ka. Pakinggan mo na lang sila. Bahala na. Tutal ang Diyos. Hindi naman na nakikatutulog ang Diyos. Pero may nakatingin sa iyo. Si nanay pala ay mag-isa ka na sa bahay mo, nanay. Siya nga po. Mayroon po akong kasama. Buni na. Nanay. Buti nanay, hindi ka po namamanglaw. Ay, hindi man po. Yung sanay po, ka na. Yung ilan po. Taon na bang balo ka? Aba, namatay po yun ay na 40 anos ay 60 na ako ngayon. 61 na. Parang 21 years nang balo si mama mo. Ano? Oo. Ikaw, Ate Jennifer. Dito ka, Ate Jennifer. Ikaw, Ate Jennifer. Gano'n mo ka mahal si mama mo kasi mag-isa na lang na magulang mo yan. Mahal na mahal ko po yan. Mahal ko po yan, higit pa sa buhay ko. Pwede mong yakapin si mama mo. Tumingin ka sa camera, anak ko. Ayaan mo, nanay. Nag-e-emotion yung anak mo. Ano nga po? Sabi niya. Mapapayak na pati ako. Gano'n mo din kamahal si Jennifer, nanay? Ay, talaga po yun, ma'am. Sabi, simula po nung matay ang mama po niyan. Lagi ko na po yan kasama. Saan man ako pumunta, pero may kuya ang kasama. Nung po ako'y propis pa. Si nanay mo ba, Ate Jennifer, walang nararamdaman sa katawan? Yun pong yung kanyang dibdib na sakit po minsan. Ganun. Opo. Grabe, anak. May maintenance si nanay, wala? Wala naman pong pang maintenance yan. Wala naman pong pira. Akala ko may senior ka, nanay. Hindi ka pa po tumatanggap. Hindi pa po. Grabe, ano. Hirap ng buhay dito sa lugar niyo. Hindi naman po sa aking kapitbahay dun. Ayok man. Ano po siya, balo na rin po siya. Halos pare-parehas din ang buhay dito. Diyan lang sa may sentrong may nakita akong malalaking bahay. Yung mga nakauna ng talagang. Kayo ba ay dayo dito, nanay? Hindi naman po ako taga rin. Taga saan? Marinsal po ako. Mga dayo pala yung mga nakatira dito. Lahat ba, Jennifer, yung mga nakatira dito sa tabi ng dagat? Kami po. Siya po kami. Yung po yung pong nasa puno ng iyo. Kahit po yung bahay na inupan ng pamangkin ko po yan. Oo. Ayan ang may dala tayong dala ni Rams. Salamat, Ran, sa pasalubong mo. May intervention. Ayan, Tia! Ato, buksan mo, Jennifer, para makita yung pasalubong. May pasalubong pala kami sa inyo. Blessing yan from God sa ating munting channel na commander ni Marcos. Napapanood nyo din yung mga vlog natin, Jennifer? Ayaw po. Miss, lagi-lagi po. Lalo na kung hindi ako natulog. Anong gusto mo? May pagkain dito, Dito po ang panganay. Oo. Diyan siya naglihi noon na nasagot po kayo. Oo. Kasi kung naglilihi ka, di mo talaga makontrol yung emotion mo, di ba? Oo. Naranasan ko din yan. Pero... Magkano naman kinikita mo sa pagsasasa mo, nanay? Huwag lang po yung panarila lang po. Sabi ko, nasasa muna ako at yung bubong ng bahay ko. Wala na, masisira na. Kala kung binibenta mo yun, nanay? Minsan po nagkikipagpawiran po ako. Magkano naman kita mo sa isang araw? Ay, Ida, per pawid po yun. Per pawid, magkano po yun? Tres. Ayan, pang maramihan na yan, Jennifer. May ano na din. Oo. May pag-birthday din sa iyo. Oo. Panghanda mo na yan. Hindi ko po ngayon. Ay, ngayon ba? Ilan taon ka na? 20 po.
20? Opo. Grabe, oh nanay. Oh, birthday pala na anak mo. Birthday mo yan ngayon. Oo. Kanta na si mama mo. Happy birthday, mama. Kanta, dali. Kanta na si mama. Dali. Kung alam ko lang, din nagdala ko ng cake. Oo, may cake shop kami dyan sa bayan ay. So, sunod na lang dyan eh. Pero yung cake mo, ano? Madala ko ng cake mo. Pwede namang i-late celebrate yun, ano? Ano? Hindi ko naman alam kasi na ano kami kasi may ganito yung mga beneficiaries namin mga kalingap like Tatay Filomeno na pumanaw na ayan ay naranasan pa niya magkaroon ng cake bago siya pumanaw at ayun nga hindi pa nga niya naranasan sa buong buhay niya daw magkaroon ng cake ayun at lahat natin na ano mga beneficiaries na ganito na hindi man lang naghahanda bibigyan natin kahit late na, ayan. Antayin nyo na abutan ko si Ate Jennifer. Anong handa mo? Wala nga po. Wala, ayan. Lutuin mo na. May mga pansit. Bihon. Bihon. Ano? Saktong-sakto yan. Ate Jennifer, ano? Oo. Pinaiyak po kita ngayon. Namiss daw niya yung tatay niya, nai ay. Sana po yun. Ano po yung matuto po yun? Mali. Nay, nag-ano ako kasi siyam sila. Paano nyo nabuhay yung siyam na anak? Eh, dito lang naman kayo nag-anak buhay. Nung pong mamatay po yung kaiman nila, yung pong mga kapatid nila, yung natatala po yun. Nang ako po iiwanan. Doon kayo, doon kayo. Sabi doon nung, kayo, doon kayo, doon kayo muna. Nung mga anak ko na pinatatala, malika ko na. At kinabukasan kami alis na. Sabi ko, bakit hindi na ninyo ahihintay ng pasyam kay papa mo? Hindi na po. Sabihin mo na lang po kay papa. Kung matagal po pa kami rito, baka po kami matanggal sa trabaho. May mga trabaho naman po pala yung mga anak. Ilan po yung anak niyong may trabaho, nanay? Pero may mga asawa na po yun. Ay, may mga asawa na? Oo. Yung pong pangalan. Asan yung mga iba niyang kapatid? Siya lang ba yun nandito? Ni Jennifer lang? O asan yung walo po? Ay, nasa Maynila po. May namatay pa lang? Anim na lang po yung... Ito na lang po kami buhay. Oh, dalawa na ang namatay. Opo, isang babae, isang lalaki. Anong kinamatay ng babae? Yung po bagang... nalaglag ang butas po kanyang daan dito. May butas po yun dito sa ganito. Ngayon ka, sabi ko yun. Hindi ko naman po naabutan yung kapatid kong babae. Hindi naman niya abutan. Sabi ko yun, baby, kinakausap ko po siya. Sabi ko yun, hindi siya normal na naipanganak. Hindi po. Ayun, ma'am. 7 taon na po yun. Yung babae ko. Yung sabi ko nga. Bakit may butas na eh? Nagkaroon niya ng... yung pong kapatid niyan, nung maliit pa siya, hanggang ganyan pa lang. Oo. Ninanuhan po siya. Yung sabing hinulihan. Ay! Nasunod siya tayong salasalagi. O, tapos? Pagkakuan, ilang araw na sabi ko, ano na nakit? Kinamot-kamot ko na yan. Nabili na ko ng agudikulon niya para magamot ko. Ay, kwan po. Hindi rin. Gayun din po. Ang nga po siya ay, nilalagyan ko na nga po baka lang nabili ito para pag kikilin niya sa gabi sa pagtulog. Masakit daw. Masakit. Naiyak po nga siya. Ay, di kinilin ako na po ng kapalungga. Sabi ko, anak, sumama ka na sa akin. Pagagamot kita. Sabi po, ma'am, bababa ko yun. Yan, malaki pong babae. Sabi po, yung pangang yan, pag binababa ko, kakakayan pong hindi mabot sa lupa, oh. Grabe, ano? Oo. Oh. Grabe naman yung mga karanasan mo na, yun, sa mga anak mo. Nung pong siya, nung bumalik na kami, hindi bababa ko po. Sabi ko yun. Nabigyan din ng reseta ng gamot. Oo, mayroon po siya. Pero parang na-infection na siya. No? Mm. Yun na yung cause ng kinamatay niya. Grabe, nakakalungkot naman yun. Ay, sabi po nung laking naman yung namatay ko niya. Ma, ano yung namumula na yun? Sabi ko yun na kinakain yun. Bulala. Gusto ko po yun, mama. Paano po tayo makakakuha? Sabi ko yun, mamaya. Di bababa ko po baka. Sabi ko, mamaya nakin, pag naroon tayo sa bahay, pagdating natin sa bahay, sasabihin ko kay kuya mo na ikuha ka nakin ng bulala.
para makain mo. Yeah, ano po siya, nakahiga po sa banig. Himay nang himay yung aking anak na kanya po, nang bibinabinata na. Sabi ko, higyan na kinanag, ipaghihimay mo na yung kapatid mo. Yeah. Sabi ko sa akin po, baka mang, mama, sabi ko, ano? Anong gusto mo? Matulog po muna ako. Sabi ko, kala mo po yun, hindi na po nagising. Yun yung sinabi niya na matulog na, grabe ano. Bago lang ba nanay nangyari yun o ilang taon na? Ay, matagal na po yun. Pitong taon lang po yun ang mangyari sa kanya. Sinabi niya lang matutulog siya pero hindi na nagising. Hindi na nagising. Grabe yung mga naranasan na sa mga anak talaga niya. Po. Ano no? Kaya lagaan mo yung mga anak mo ha. Pabayaan na ano kung ano-anong tutusok sa tenga. O ano. Sige nay, punta mo na ako ngayon at may... Pupuntan ko pa yung ano nyo doon dyan, o yung kabarangay nyo. Oo, yung wala din makain. Oo. Sige ha, next time na naman ha. Oo. Salamat po. Okay. Sige nanay. Sige. Ingat ka lagi dito ha. Okay, happy birthday ulit. Salamat po. Okay, lutuin mo na yan, no? Para may pagsalu-saluhan kayo yung mga kalingap at puntahan din natin yung kabarangayan nila dyan. Abutan natin ng ayuda at ito po yung mission natin yung araw. Balikan yung ating mga beneficiaries para mapaabutan ng mga ayuda. At thank you so much sa mga sumuporta. Nag-like, nag-share, nag-comment sa ating mga video. At sa mga susunod pa nating mga vlog. Ipagpatuloy niyo po ang pagsuporta sa aming adhikain, sa aming mga mission para tuloy-tuloy po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Thank you so much. Support niyo po Marcos TV Channel at ating Facebook page na Alma Vlog. Sana follow niyo din po. Meron na po tayong 75,000 followers sa ating Facebook page. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.